Hello po, magandang araw po sa inyo. Ngayon na naman po si Daddy ni Tito D upang magpaabot na naman ng mga impormasyon tungkol pa rin po sa pangkalusugan ang pag-usapan po natin sa ngayon. Ang ating pag-usapan ngayon, talakayin, ay ang tungkol po sa karamihang problema tungkol po sa problema ng varicose. Kayo ba ay mayroon nitong tungkol sa varicose sa inyong mga binti? Namumroglima ba kayo nito? Bueno, kung ating pag-usapan yan, para ano ba ang solusyon? Ano ba ang tulong? At bakit nagkaroon tayo? Ito ngayon ang pag-usapan po natin. Pero bago yun, pakisubscribe muna po kay Tito D TV. Ang pang-varicose po ay karamihan ay pinuproblema ngayon ng karamihan sapagkat ayon sa pag-aaral, mahigit po na 2% ng mga matatanda nakaranas po ng varicose veins na ito o nagkaroon ng varicose. Ano kaya po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng varicose? Maging babae man o lalaki, nagkaroon ng mga problemang ito ng varicose. Ang dahilan po, minsan ay dahil sa ilan ay sa pagtanda natin at ang iba naman ay minsan ay karaniwan ay parang namanan na nila doon sa iba o ang ilan naman ay dahil sa kababaihan, minsan nanganganak tapos ay na kalimitan sa mga babae na pagpapanganak, yun, nagkaroon sila ng varicose. O ang dahilan man ng iba sa hindi po pag-iingat sa karamihan, kahit pagod o naglalakad ng malayo, pagkatapos ay ng hinaw o ng linis ng kanilang binti, kaya minsan ay pinagmumulan din po yun ng varicose. Kasi ang varicose po, hindi po nakadaloy ng mabuti yung pag namamaga na yon, makikita mo minsan nangingitim. Hindi nakapag-circulate ng mabuti yung ating dugo, bumabara dahil sa mga pasma o iba pa. At minsan ay sa hindi natin nga pag-iingat. Ang paraan po, mayroong paraan po na maaring matulungan tayo o kayang ilan na nagpapa-laser nagpa-laser sila, nagpa-laser therapy sila. Pero alam po niyo, at iba pang pagagamot, pero mahal yun, malaking halaga. Pero gagawa po tayo ng mga solusyon na maaaring matulungan tayo na mabawasan yung ating problema tungkol sa varicose. Ito ngayon po ang ating mga solusyon o tulong. Sibuyas at yung bawang at iba pa. Ngayon, bakit? Kumuha kayo ng isang sibuyas na malaki, yadyarin po ninyo ito, pagkatapos ay katasin. Katasin ninyo doon sa tila. At pagkatapos, kumuha kayo ng 6 na butil na bawang, yadyarin mo rin din iyon, at yun ay katasin mo rin, pagsamahin mo sila, yung sibuyas at yung bawang, yung katas na yun. At kumuha ka ng isang kutsarang pulot. Ipaglahok mo doon dun sa katas mo ng sibuyas at bawang. Pagkatapos po, kumuha ka ng 3 kutsaran na butter. Yung lutuin yun. Yung painitin dun sa kawali man. Pagkatapos, ilagay mo doon yung mga katas ng sibuyas, bawang at iba pa, pagsamahin mo lahat yon. Pagkatapos na nainit na lahat, alisin mo na tapos palamigin. Tapos yon po ang ihaplas ninyo doon sa binti na may mga varicose. Pagkatapos po noon, balutin po ninyo ng plastic yung binti ninyo. At pagkatapos na balot na ng plastic, kumuha kayo ng tila tapos yung maligamgam na tila, yung ilagay mo sa mainit-init tapos maligamgam na tila na yon,
ibalot mo rin doon sa plastic, doon sa binti mo, sa loob ng 3 oras. Pagkalipas ng 3 oras, tanggalin mo na lahat yun at saka banlawan mo. At yun ay makikita mo na nababawasan yung iyong varicose. At gagawin mo yun. Ay, minsan ay kahit isang 2 beses sa isang linggo para matuluyan ng maalis niyong mga varicose mo. At yun lang, mga kabady, ang nice kong pinabot sa inyo na maaaring makatulong sa ating problema doon sa varicose. At mga hindi pa po nakapag-subscribe, pakisuyo na lang po na pakisubscribe kay Tito D TV. Magandang araw po sa inyo.